Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. It's me, Payong Kaibigan. Sa mga kaayuda po natin dyan na nag-aantay po ng balita tungkol sa second tranche distribution ng Social Amelioration Program, pakatutok po kayo hanggang sa dulo ng video na ito. Okay? So pag-usapan po natin una, ano na nga po ba ang completion status ng DSWD sa pamimigay po ng emergency subsidy na ito. Pangalawa, sasagutin po ng DSWD yung mga frequently asked questions. Ito po yung mga katanungan na laging tinatanong ng mga beneficiaries. Okay, patungkol po sa SAP. And then pangatlo, yung atin pong mga senior citizens, ang mga minamahal po natin na mga senior citizens. Diba? Currently, meron po silang natatanggap na 500 pesos na assistance mula sa gobyerno, which is binibigay po yun every semester. Every 6 months, meron po sila natatanggap na 3,000 pesos. Okay? So, dito po ba sa SAP, madadagdagan po ba yan? Okay? At ang pang-apat at ang panghuling katanungan na gusto nyong malaman for sure ay meron pa po bang third wave, third tranche, or ikatlong bugso ng Social Amelioration Program. So just to give you a quick background, dun po sa completion status as per DSWD, nasa 86% na po sila sa pamamahagi ng second tranche na ito. At ang pinaka-target po nila ay maibigay na po sa lahat ng qualified beneficiaries yung tulong by mid of August 2020. Okay? At doon naman po sa usapang third tranche or third wave. Okay? So, ito po ay manggagaling dapat meron pong aprobadong batas, okay? At meron na nga pong Bayanihan Act 2. Ito na po yung part 2 ng batas. Ito po ay naaprubahan na po on third and final reading, I believe sa Congress na po ito. At pag naging ganap na po itong batas at napirmahan na po ulit ni Pangulong Duterte, so doon po pag-uusapan kung saan manggagaling ang pondo, sino ulit ang mga qualified beneficiaries, okay? Paano ibibigay ang ayuda? And then, sino po ba ang mga ngasiwa sa pagdidistribute ng tulong na ito? Ibibigay po ba ulit ni Pangulong Duterte sa DSWD or baka sa LGU? Hindi po natin alam. So, doon po yung pag-uusapan sa IRR ng batas. Ibig po sabihin ng IRR, yun po yung implementing rules and regulations, okay? At doon po sa mga kababayan natin na may mga complaints. So, sa previous video ko, marami po ang nagtatanong, paano po pag nawala po yung numero na ginamit ko pa sa pag-apply sa relief agad? Paano po pag hindi na ibalik sa akin yung pangalawang kopya? Paano ko po malaman pag hindi po ako nasama sa listahan? Okay guys, ganito lang po yan kasimple. Una, meron po tayong official website ng DSWD. So, pinupost po nila dyan kung sino yung mga qualified beneficiaries, okay? So it could be partial and unofficial, pero at least meron po tayong reference. Pero yung pinaka suggestion ko po talaga sa inyo para masagot ang inyong katanungan ay pumunta po kayo sa pinakamalapit na LGU or DSWD na malapit sa inyo at doon po kayo magtanong ng inyong mga concerns kasi sila po yung may hawak ng master list. Okay guys, doon po natin malalaman kung naisama po ba kayo sa second wave or second tranche ng SAP or hindi. Okay? So sana, I'm just hoping na matuloy po ang third wave ng SAP. Kasi kawawa naman po yung mga left out beneficiaries. Sila po yung hindi nasama sa first tranche, second tranche, although qualified pero hindi po nasama doon sa mga waitlisted beneficiaries. So yun guys, kung bago pa po kayo sa channel ko, please don't forget to click yung subscribe button at yung notification bell para updated po kayo sa mga upcoming videos ni Payong Kaibigan. Marami pong salamat, stay safe at panoorin po natin mabuti ang update na ito mula sa DSWD. Okay? Marami pong salamat, thank you once again and God bless. Ngayong hapon po na ito, makakasama natin si Undersecretary Rene Glenn Pae. Magandang hapon po sa inyo, Music Glenn. Magandang hapon, Director Irene, at magandang hapon din sa lahat ng ating kababayan na nanonood sa ating programa. Ayon sa ulat, 11 ng Agosto, ang mga datos natin sa ngayon ay umaabot sa mahigit 73.7 billion pesos na
ang naipamahagi ng DSWD sa pamamagitan ng manual at digital payout sa mahigit 12.1 million na mga pamilyang benepisaryo ng SAP. Kabilang po dito ang mahigit 1.3 million na benepisyaryo ng 4PIS. Mahigit 5.5 million din ang mga pamilya ng low income na non-4PIS. Mahigit 3 million din na mga pamilyang waitlisted o left out na low income non-4PIS mula sa buong kapuluan. At ang mahigit 1.3 million na mga waitlisted na pamilya na kasalukuyang nasa ECQ areas. Tuloy-tuloy naman po ang pamamahagi ng DSWD ng ayuda sa lahat ng kwalipikadong benepisaryo natin. Ito po ay sa ilalim ng ikalawang bugso ng ating Social Amelioration Program. At patuloy po na nagsisikap ang ahensya na maabot ang target natin na matapos ang lahat ng payout sa kalagitnaan o ikalawang linggo ng buwang Agosto. Bukod po sa emergency subsidy ng DSWD bilang parte ng mandato nitong magbigay ng technical assistance at resource augmentation sa mga LGUs, ay patuloy ang pagpapahatid ng family food packs sa mga lokal na pamahalaan upang tulungan silang matugunan ang pangangailangan sa pagkain ng kani-kanilang mga nasasakupan. Sa kasalukuyan, ay nakapaghatid na ang ahensya ng halos 1.6 million family food packs at iba pang mga non-food items na nagkakahalaga ng mahigit 761 million pesos. Ito po ay naipaabot natin sa mga lokal na pamahalaan sa buong bansa. Ganun din, mahigit 300,000 kliyente ang nabigyan ng tulong sa pamamagitan ng assistance to individuals in crisis situation na nagkakahalaga po ng mahigit na 1.4 billion. Kabilang dito ang mga Grab Express drivers, mga tricycle operators at drivers, at mga nabigyan ng medical, burial, food, transportation, at educational assistance. Kasama rin dito ang ayuda para sa 15,605 na mga locally stranded individuals o tinatawag nating LSI. Ito po ay nagkakahalaga sa mahigit 39.8 million pesos na ang naigawad sa kanila. Para naman sa ating social pension for indigent senior citizens, halos 2.8 million beneficiaries na po ang nakatanggap ng kanilang mga ayuda. At ito po ay nagkakahalagang mahigit 8.3 billion pesos. Patuloy po ang DSWD sa paghahatid ng tulong at pagpapatupad ng iba't ibang mga programa sa ating mga mahihirap at nangangailang kababayan. Maraming salamat po, Yusek, sa inyo pong ibinahaging ulat. Ngayon naman po, sasagutin na natin ang ilan sa mga katanungan tungkol sa implementation ng SAP. Unang katanungan po, Yusek, ano ang reaksyon ng ahensya sa mga ulat kaugnay ng mga benepisyaryong gabi o madaling araw pa lamang ay pumipila na sa mga remittance centers para makakuha ng kanilang ayuda? Tayo nga po ay may mga natanggap na ganyang ulat hinggil dito sa isyung nabanggit. Sa kasalukuyan po ay pinapaigting natin ang pakipagpulong o pakikipag-ugnayan sa mga ahensya, sa mga partner natin na financial service providers upang matugunan ang issue na ito. Nakikipag-ugnayan po tayo dito sa ating mga FSPs at sa kanilang mga partner agents upang maresolba ang issue at maiwasan muli ito na mangyari. Salamat po, Yusek. Pangalawang katanungan, maabot po ba ng ahensya ang target na matapos ang pamimigay ng ayuda sa ikalawang linggo ng Agosto? Sa ngayon po ay nasa humigit kumulang 86% na ang ating naabot sa pamamahagi sa ikalawang yugto ng ating SAP sa mga kwalifikadong benepisaryo. Inaasahan po natin na mas tataas pa ang percentage
ng ating accomplishment, lalo pa at tuloy-tuloy pa rin ang ating ginagawang digital at manual payouts, kahit na ang ibang mga lugar ay na sumailalim ng MECQ tulad ng Metro Manila at yung mga karatig na mga probinsya. Muli po ay sinisikap natin na makumpleto ang ating pamamahagi ng Second Trans sa ikalawang linggo ng Agosto. Salamat po, Yusek. Pangatlong katanungan, House Bill 6953 ay naaprubahan na po on third and final reading. Handa po ba ang DSWD na i-implement ang nakasaad sa isa sa batas na panukalang ito? Ang ahensya naman po, ang ating DSWD ay handang magsagawa ng mga programa at proyekto na isa sa batas ng ating Kongreso. Ngayong marami na tayong karanasan o kahit papano ay meron na po tayong mga karanasan sa implementasyon ng una at pangalawang bahagi ng SAP, ay inaasahan po natin na mas kakayanin na natin na maging maayos ang implementasyon ng ikatatlong yugto ng SAP kung sakaling magiging batas nga ang Bayanihan 2. Hindi naman po natin sinasabi na magiging perpekto ang ating implementasyon. Ngunit alalahanin lang po natin na mayroon pa rin mga limitasyon, lalo na at nariyan pa rin ang banta ng COVID-19. May mga lugar din po na talagang mahirap abutin tulad ng mga isla at kabundukan. At iba pang mga kadahilanan upang maantala ang ating implementasyon. Ngunit ang atin pong ginagawa ay tayo po ay naghahanda rito at puspusan ang ating commitment upang maging mas maayos at mas mabilis ang pamimigay ng ayuda na ito. Maraming salamat po, Yusek. Pang-apat na katanungan. Kaugnay naman po ng social pension. Lumipat naman po tayo sa social pension for indigent senior citizens. May top-up po ba ngayong panahon ng pandemya para sa ating mga senior citizens na benepisyaryo ng programang ito na 500 kada buwan? Bagabat gusto po nating madagdagan ang tinatanggap na ayuda ng ating mga senior citizens, lalo na ngayon po sa panahon ng pandemya, ang provision po ng karagdagang ayuda sa kanila ay nakasalalay o nakabatay sa batas na bubuin ng ating Kongreso. Kung ito po ay ganap na magiging batas, ay ipatutupad po natin at ipatutupad po ng ahensya. Sa kasalukuyan ay nasa 500 pesos monthly ang kanilang social pension. At ito po ay binibigay base sa umiiral na batas, ang Republic Act 9994 o ang tinatawag na Expanded Senior Citizens Act of 2010. Ang pension po ay ibinibigay kada semestre, kaya tumaabot po ng 3,000 pesos bawat bigay ang pension o social pension na ito. Muli, salamat po, Yusek. Panglimang katanungan, marami po ang nagtatanong hinggil sa mga naibalik na halaga ng SAP. Ano po ang update dito at saan po ba mapupunta ang halagang naibalik? Ang atin pong balita dyan, as of August 5, ang DSWD ay nakatanggap na po ng mahigit 2.6 billion na refunded o return budget mula sa ating social amelioration program. Mahigit 7,931 beneficiaries o beneficiaryo mula sa ating iba't ibang rehiyon ang nagsauli po ng halagang mahigit 49 million. Isinoli po ito sa DSWD dahil sa duplication of assistance na natanggap galing sa ibang ahensyang nagpapatupad din ng social amelioration program. O di kaya naman ay dahil sa ineligibility. Malinaw po sa Joint Memorandum Circular 2 na ang mga benepisaryong nakatanggap ng dobling ayuda ay dapat magsauli nito. Idadagdag po dito ang may 547 local government units na nag-refund base na rin sa Memorandum of Agreement sa kanila
At ang halagang inirefund po nila ay mahigit 1.2 billion. Binigay po ito o isinauli po ito sa DSWD. Ang refund ay dahil po sa duplication, dahil sa ineligibility o kaya ay excess o unexpended fund transfer sa mga LGUs. Mayroon din pong 66.4 million na ibinalik ang mga special disbursement officers. Samantala, ang mga financial service providers ay nag-refund din ng mahigit 1.3 billion. Ang mga dahilan ng refund mula sa ating SFPS ay unsuccessful credit, problems with payroll file, o inclusion of areas beyond the coverage of the FSPs. Ang DSWD po ay nakikipag-ugnayan sa ating mga economic managers para sa proper management ng halagang na-refund. Kasama rito ang posibleng remittance nito sa Bureau of Treasury. O kaya naman ay ang paglipat ng pondo para sa iba pang social amelioration initiatives tulad ng provision ng livelihood assistance grants na DSWD rin po ang nagpapatupad. Maraming salamat po, Yusek Pahe, sa inyo pong pagpapaliwanag. Mayroon po ba kayong panghuling mensahe sa ating mga kababayan? Director Irene, gusto ko lang sanang muling bigyan diin at ipaalala sa ating mga benepisyaryo at sa lahat na rin ng ating mamamayan sa lokal na mga o lokal na pamahalaan at sa financial service providers na sundin at mahigpit na ipairal ang minimum health standards at protocols habang isinasagawa ang pamamahagi ng ayuda. Nang sa gayon ay masiguro natin na ligtas tayo sa banta ng COVID-19. Alinsunod po dito ay magpapatupad po ang National Task Force COVID at ang National Incidence Command ng pamamahagi ng face masks. Ito po ay magkakaroon tayo ng launching ng face mask distribution bukas sa Antipolo. At ito po ay gagawin natin sa mga lugar na kasalukuyang nasa MECQ. Mamimigay po ng face mask ang ating pamahalaan sa mga kababayan natin na mahihirap at nangangailangan. Director Irene. Maraming salamat po dyan, Yusek, sa inyo pong anunsyo para sa activities po bukas, lalong-lalo na po sa pamamahagi ng face mask. At gaya nga po ng nabanggit ng ating mahal na Pangulo, prioridad po dyan, isa sa mga prioridad na mabigyan ay ito pong mga beneficiaries ng Social Amelioration Program. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Muli, maraming salamat sa PCOO, sa RTVM, PTV4, at Philippine Broadcasting Service para po sa pagsasahing papawid ng aming virtual presser ngayong araw na ito.